Gumawa na ng zoning plan ng Department of Agriculture para maiwasan ang pagkalat ng African swine fever sa bansa. May ilang baboy kasi na hininalang tinamaan ng sakit ang nakalusot daw sa ilang pamilihan. At narito ang unang balita ni Tina Panganiban Perez. Mapapalengke man o supermarket, ayon sa Department of Agriculture, may mga nakakalusot na mga karneng baboy na hinihinalang may African swine fever. Kaya mag-iimbestiga raw ang DA pati sa mga tauhan nila. Mga supermarkets ang tatanungin natin, bakit hindi nila sinusunod yung protocol? It will be properly investigated. May kontsabahan, mga noon, nangyayari na sa mga smuggled items, may kontsabahan with some of our stuff. Bagamat hindi pa nawawala ang ASF sa bansa, humuhupa na raw ito. At para di na kumalat pa ang ASF, naglabas ang DA ng zoning plan. Ang Visayas, Mindanao at Mimaropa, nasa green zone na walang kaso ng ASF. Ang regions 1, 2 at 5, nasa light green zone o protected zones, na bagamat walang mga kaso ng ASF ay malapit naman sa mga yellow zone na kinukonsiderang high risk area sa ASF gaya ng regions 3 at 4A. Ang Bulacan at Pampanga naman, mga red zone dahil sa mga kaso ng ASF. Ang NCR, nasa pink zone o buffer zone o malapit sa red zone. Para di na kumalat ang ASF, may mga produktong hindi pwedeng ilabas ng Luzon. Hotdog, longganisa, tosino ay hindi pa natin papayagan na i-trade from Luzon to Visayas and Mindanao. Okay, ang papayagan lang natin through the zoning plan ay yung fully cooked and canned, fully cooked canned processed pork product. May mga lugar naman gaya ng Rodriguez Rizal na wala ng bagong kaso ng ASF. Pag nawala na after 90 days dun sa outbreak area, for example, ay pwede na i-certify yung area na yon na ay wala ng disease. Rodriguez, yun ay wala na as per our monitoring. Sa ngayon, mahigit 136,000 na baboy na ang pinatay dahil sa ASF. Dahil bahagi na ng selebrasyon ng Kapaskuhan ng hamon at iba pang putahing may karneng baboy, paalala ng DA. Hindi yan nakakaawa sa tao. Sa Kamuning Market, bumaba pa ang presyo ng karneng baboy. Ang liempo na 230 pesos kada kilo dati, 220 pesos na lang ngayon. Ang kasimat pork chop na dati ay 210 pesos, ngayon ay 200 pesos na lang. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting.